Pare yun oh, para no, wala na. Wala natin ito sama. Wala na parang may duwende oh. Ay! Ay! Naniniwala ka ba sa aswang? Paano kung ikaw mismo ang makakita ng aswang? Ano kaya ang gagawin mo? Sa video na ito kaibigan ay pag-usapan natin ang ilang mga kwento na base sa experience ng mga tao na nagkaroon ng hindi inaasahang encounter sa mga nakakatakot na nilalang na ito sa probinsya ng Quezon. Ipapakita ko din ang isang actual na video kung saan nakakuha ng di umano ang isang aswang. Halina't alamin natin ang kanilang mga kwento dito lang yan sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Pero bago yan kaibigan, bago ka pa lamang sa channel na ito at hilig mo ang mga ganitong uri ng kwento, manong mag-subscribe at pindutin mo ang bell icon para lagi kang updated kapag may mga bago tayong video. Kaya naman, let's go! Noong tayo ay mga bata pa, madalas ang kwento tungkol sa aswang ang nagiging panakot sa atin ng mga matatanda upang hindi tayo maglayas o tumambay pa kung saan-saan pagsapit ng gabi. Sa Philippine folklore, ang aswang ay isang nilalang na pinaniniwala ang isang masamang halimaw na may kakayahang magpalit-palit ng anyo. Maaring mga hayop tulad ng malalaking ibon, malalaking aso o malalaking baboy. Ang nilalang na ito ay kombinasyon ng bampira, mangkukulam at halimaw. Ayon sa kwento, ito ay mga nilalang na kumakain ng laman loob ng isang tao, specifically ang puso ng isang tao. Ay nao, nakikiramdam lang. Wala pa ako nasa, nakikiramdam pala. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay alam na ng maraming Pilipino. Kaya naman ang iba sa mga kwentong ito ay naisalin pa sa mga pelikula. Kaya naman lalong nabigyang buhay ang imahinasyon ng maraming tao. Back in 2014, isang post ng netizen na nagngangalang May Marcelo ang nagtrending online dahil sa nakakatakot na kwento tungkol sa isang babaeng aswang na nahuli daw sa Lucena City. Sinabi niya sa post na ito na ang babae ay dinala sa outpost ng Barangay Mayo Crossing dahil pinaghihinalaan itong isang aswang. Di umano, dinala ito ng mga tao mula sa Bestland Subdivision ng naturang barangay dahil nakita ito ng mga tao nang actual itong mag-transform mula sa isang malaking ibon at kalaunan ay nagpalit ng anyo sa matandang babaeng nakikita nyo sa larawan. Narito ang caption mula sa post ni May Marcelo. Ito po yung nahuling aswang sa Mayo Crossing na dinala sa outpost. Mga taga Bestland ang nakakita na ito'y nagpalit ng anyo galing sa pagiging malaking ibon. Pinakawalan ito ng kapitan ng crossing sa tungkat nagbanta ito. Nahuli din ang isa nitong kasamang lalaki sa market view pero pinatakas din ito. Kaya mag-ingat po kayo dahil hindi ito isang biro. Hindi naman isinapubliko ng nasabing barangay ang pangalan ng matandang babae para na rin sa kaligtasan ito. Ayon sa post ni Marcelo ay pinakawalan daw ito dahil nagbanta ito na uubusin ang lahat ng tao sa village kung saan ito nahuli. Isa pang account naman ang nabasa ko mula sa Reddit. Ito ay kwento na ipinost sa isang forum sa Reddit. Ito ay naganap daw sa San Rafael at Timonan, Quezon. Ayon sa netizen na nagpost dito, naganap ito noong March 1989. Personal niyang nakita ang isang napakalaking aso na hinuli ng mga barangay tanod sa kanilang lugar. Ang asong ito umano ay may kakaibang balahibo na parang buhok ng tao. Hindi ito tumatahol bagkus ay umaalulong ito
ng nakakatakot at walang humpay. Ayon sa kanya, ilang tao din ang nagtulong-tulong upang mahuli at madala ito sa kulungan. Kinabukasan, laking gulat nila dahil ang aso na nakakulong ay naging tao. Nakakagimbal pa dahil ang aswang pala na ito ay mismong may-ari ng isang bakery na pumapatay ng kanilang mga alagang hayop sa sumit. Ayon sa netizen na nag-share ng kwento na ito, sobrang naging traumatic para sa kanya ang pangyayaring ito. Doon para may duwende, oh. Yes, please. Ay, kaya! Ngayon naman kaibigan, ibabahagi ko sa inyo ang video clip na ito na na-post sa Facebook kamakailan lamang. Ang video na ito ay sinasabing nakuhanan sa Quezon Province. Isang nakakakilabot na video ng isang nilalang na nasa puno ng nyog. Panoorin mabuti ang video footage na ito. Sa tingin mo kaibigan, isa nga ba itong aswang o gawa-gawa lamang ang video na ito? Please make sure to comment down below. Ang mga kwentong ibinahagi ko ay base sa mga experience ng mga taong may personal na encounter di umano sa mga nilalang na aswang. Maaaring ito ay mga kwentong gawa-gawa lamang o posibleng mga kwento na mayroon talagang basehan. Ang tanong, kung sakaling ikaw ang maka-experience ng ganito, ano kaya ang gagawin mo? Kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating video, please make sure to hit the like button bilang suporta. Hanggang sa mga susunod natin mga video kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Batuin mo.